Itong napaka-important na topic na to ay sobrang kailangan natin to in order to win your Xbox. Kadalasan kasi mga utol, dito po nagkakaproblema. Pag ito po ay hindi nararanasan o nararamdaman ng ex mo, technically nagdadalawang isip silang bumalik o naiisip na lang nila na wag na lang bumalik. I-vlog ko na rin po ito previously. Ito po ay tinawag natin na clear way papunta sa ex mo mga utol. Pero by public demand, dahil lagi natin pinag-uusapan ito at nababanggit sa mga coaching session natin, ay medyo in-upgrade natin siya, ni-level up natin siya para mas lalong makatulong sa mga nangangailangan nga po ng tips kung paano bumalik ang ex mo. Dahil I believe na ito po ay napaka-importante. In fact, kailangan-kailangan mo to para bumalik siya sa'yo. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay tumutulong sa mga kaibigan natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Clear way ang dating tawag ko dito, pero ngayon ito po ay in-upgrade natin. Ito po yung tinatawag natin na mature direction. Kung wala po ito mga utol, magiging very impossible. Siguro I would say na hindi na po mangyayari yung balikan o chances natin na mapabuti sa ex natin. Dahil kung hindi mo mararamdaman ito mga utol, normally as a person, bakit mo namang gagawin? Of course, ang gagawin mo, paninindigan mo na lang yung breakup. Lalong-lalo na nga po kung hate, anger, negativity, begging, pleading ay nangyayari or nagaganap ngayon during breakup. Kailangan of course nandun yung matter of respect, understanding, yung mararamdaman ng ex mo, yung pagiging palagay. Yung ang pakiramdam niya, it's already safe na tayo po ay makita, makasama, makausap, makakwentuhan. Kasi kadalasan sa mga ex, nagdadalawang isip lang naman yan. Lagi ko nga po sinasabi sa mga kausap natin, mga clients po natin dito sa PTV Coaching, na ang ex mo, at some point, nag-iisip din niya, naalala ka rin yan, iniisip din niya kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Pero the thing is, sino ba namang ex ang tatawag or magre-reach out, lalong-lalo na kung mataas ang pride at nararamdaman nga po niya na hindi pa safe na kayo po ay tawagan. Kasi syempre, ang alam ng ex natin pagkahalimbawang nag-materialize yun or minessage ka niya, siguradong magte-take advantage ka rito. At negatively, ang alam ng ex mo ay pag-iisipan mo siya na siya po ang nag-reach out. Sabi ko nga, usually, ay i-interrogate natin. Syempre, nandyan yung mga temptation na susubukan mong bumalik ang ex mo dahil nga po nag-reach out siya. Susubukan mong i-pressure ang ex mo or bigyan ng stress or questionin dahil siya nga po ay nangamusta. Kaya kadalasan, alam naman po natin na it is loaded with negativity habang kayo po ay nasa breakup, especially yung mga dumpers natin, sobrang bilis na magdidesisyon sila na wag na lang po tayong kausapin kasi hindi pa po nila na-feel na it's already safe to communicate with us. Kaya nga strategically, tinuturo natin yung napakaraming proseso tulad ng mga no contact, radio silence mga utol. Akala natin ang way na ito ay para ma-miss tayo ng ex natin. Hindi po mga kapatid. Ito po ay para makapagbigay po ng clarity, detox sa ex natin. Sa ganoon, tayo din po ay mag-heal at the same time. Kasi by time, naturally, syempre mararamdaman ng ex mo yung pagiging kalmado. At pagka ito po ay naramdaman at nakita niya sa atin, mga utol, doon na po magsisimulang marikindle ang relationship. Doon na po magsisimulang dumaloy ang respeto sa isa't isa. At doon na po magsisimulang maalala ng ex mo yung mga magaganda memories, good qualities na naipakita mo sa kanya. Alam ng ex mo, mga utol, na lahat ng technique, proseso, trick, magic, gagawin natin para mapabalik siya. Very much aware siya dito, for sure. Kaya your ex, for sure, will be very sensitive sa aspeto at bagay na to, kapatid. Kaya nga, importante na mag-heal tayo nang sa ganon, genuinely, maramdaman niya talaga na ito po ay natural na nangyayari. Yung pakiramdam niya na, pwede ka na niyang kausapin. Yung pakiramdam niya na, pwede ka na niyang kamustahin. Hindi yung tipong ang pakiramdam ng ex mo na pagka tinawagan ka niya ay siguradong mame-measure at hindi ka titigil. Ika nga, sabi ko nga earlier, gagawa ng kung ano-ano pong mga paraan at mga salita para siya po ay bumalik. I'm not saying na hindi ka na mahal ng ex mo or ayaw na niyang bumalik sa'yo. Bakit pa natin pinipilit? Ang ibig ko pong sabihin mga utol, may mga stages kasi ang breakup. At sa panahon na to, nasa stage 1, 2 or 3 ka pa lang kung saan negative at pressure ang nafe-feel ng ex mo sa'yo. Kaya nga lagi kong sinasabi, burahin natin ito. Eliminate natin ito at gawan natin ng paraan para maramdaman ng ex mo na it's already safe. Na meron na nga po kayong mature direction or clear way para magkaharap or magkausap. Bakit? Dahil ang ex mo, may mga questions din yan sa isip nila.
wala pa akong naramdaman o nakita na ex na talagang completely zero visibility, walang pakiramdam. Lahat ng ex mga utol, may mga at least 50%, 20%, or even high rate katulad ng 85% to 90% na naaalala pa rin po nila tayo. Pero based on my experience as a relationship coach, wala akong naaalala or na-encounter na talagang flat at zero, walang nararamdaman ng ex mo. Kaya yun ang iti-take advantage natin dahil alam natin, nagkakaroon din po sila ng mga struggles. In the first place, hindi kasi magkakaroon ng reconciliation or second chance opportunity to happen mga utol kung hindi niya makikita na kaya mo siyang i-lead. Importante iyon na makita niya na nandun ka na, nakauna ka na doon, nakaposisyon ka na doon at meron ka na nga pong matured direction. Kasi ang gusto o sekreto ng mga ex natin mga utol ay yung maramdaman niya na alam mo yung ginagawa mo. Alam na alam mo kung ano yung kailangan mo at alam na alam mo kung saan ka lulugar. Hindi yung parang nakikita niya na dismantle ka, disorganized at sobrang gulo po natin at hinihila pa natin siya mga utol at dinadamay pa natin siya sa pressure at emotional pain na nararamdaman natin. He or she needs to feel that mature direction or clear way papunta sa iyo mga utol. At makikita niya ito pag nililid mo siya papunta dun sa emotional freedom or clarity. As I've said mga utol, pakitake note ito. Ang mga ex natin, may mga interest din po yan. Maaring pinaparamdam niya sa'yo na hindi siya apektado. Pero yung interest level, hindi po pwedeng mawala yan. Sa atin, at kahit po sa mga dumpers. Pero katulad natin mga utol, as I've said, almost identical yan. May mga alinlangan din silang nafe-feel. Tulad nga ng if ever tatawagan kanila or magre-reach out sila, baka po bigyan po natin ng pressure or i-interrogate natin. Number two, pwede rin silang makatanggap ng rejection. Iniisip nila na, ayokong gawin kasi baka mamaya hindi siya mag-reply. Alam mo na, gumamit ng pride or magmataas din. Ang daming negativity na pwedeng maramdaman ng isang tao in order to proceed. Pero kung halimbawang clear or sinasabi nga po natin na merong mature direction na nakikita niya sa iyo mga utol, susunod dyan, hahanga yan, kokonek yan. Yan po ang power na kung sinasabi nga po natin gusto mong ibalik ang ex mo, huwag nating baliwalain ito mga utol dahil isa ito sa dapat nating i-establish or unahin. Ngayon, para gawin yan mga utol, hindi naman natin kailangan directly mag-connect na mag-connect sa ex mo. Kasi tulad nga na sinabi ko, kailangan siyempre detach at maramdaman nga po niya yung space in between. Para makatulong ito mga utol, nawawala muna yung mga negativity, mag-subside muna yung mga pressure na nafe-feel ng ex mo sa'yo, at gumanda nga po yung daloy ng breakup. Hindi siya magmukhang struggle, at magmukha po siyang better opportunity. Pero mas magandang naparamdam mo muna bago ka bumitaw, yung respeto sa ex mo first of all. Second, yung pakiramdam niya na pagka if ever naisip niya na kamustahin ka, ay hindi ka raratrat o hindi ka mangungulit o hindi ka nga ma-memory sure. It depends sa cases natin. Pero alam kong alam niyo po kung paano niyo po i-establish at gagawin ito. Pero pwede po nating magawa ito by means of communicating sa ex natin initially in the first place nung una. Or pwede naman po nating ipamalita sa mga tinatawag nga nating mutual friends. Or in some cases, pwede naman po nating i-message sa kanya. Nang sa ganon, alam po niya na kayo po ay nagpapagaling. Nang sa ganon, alam po niya na nagfo-focus po muna kayo sa sarili niyo. Nang sa ganon, alam niya na hindi niyo po siya ibabother. Just in case na maisip po niyang mga musta or even makipag-usap sa atin. Ito po mga utol ay dapat natin tandaan. Mature direction. Dapat makita ng ex mo na ikaw po ay nandun at nagli-lead nga po sa pagiging kalmado at seeing the breakup as a better opportunity. Hindi yung nagpapanik tayo, natatakot at nangungulit. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at siyempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, Papong TV.